Hello po! Magandang umaga po sa inyo, tanghali, gabi, at magandang madaling araw sa inyong lahat. Ito po ang Piso Jose Rizal. Ayan po si Jose Rizal na nakaharap sa kaliwa. 1972 po ito eh. Ang presidente po noon ay si President Marcos. Ang 1972 coins po ay panahon ng martial law. Oo nga, ay pala ang kaganapan ron ayon sa kasaysayan. Martial law, dineklara ni President Marcos ang martial law noon. Ayun pala, ang isa sa kahalagahan ng 1972 coins. Yung palang kasaysayan na yun. Sabi ng iba, wala naman po ka raw special dito sa 1 piso Jose Rizal 1972. Pero po yung kasaysayan, yun po ang isa sa mga special na kanyang taglay. Ang kasaysayan ng Pilipinas. Ay, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at tayo po ay bahagi rin po ng kasaysayan ng Pilipinas. Ayan po ang kanyang presyo. 5 pesos. 250 pesos. Bakit 5 pesos nagsisimula hanggang 50 pesos? Ah, dahil yata sa depende raw po sa kondisyon. Kung may sira na, gasgas na, pukpok. Pero special pa rin naman po yan eh. Kasi matibay po yung anong yan. Matibay po itong pisong to. Kahit 100 taon. Kung 1972 siya, 48 years old pa lang siya. 48. Yan. Napakabata pa pala. Ay, matanda na rin. Pero yung tagal na rin ng panahon na ano niya, na edad niya, eh, may halaga na po yan. Ayan po. Marami po kasi ang nagtatanong kung magkano talaga ang halaga ng piso. Yan po ay ayon lang po sa bilihan, ha? Mga kolektor po. Bibilhin po nila yan, 5 pesos to 50 pesos. Nasaan po kaya ang mga kolektor? Sa ibang ano, sa ibang channel makikita natin 'yun eh. Nandoon sila. Kasi sa white kasi information eh. Hindi pwede bentahan, ganun ba 'yon? Siguro po. Ayan po ang kanyang presyo. 5 pesos to 50 pesos. Okay po ah. Ito, titignan natin, baliktad na. Yun. 1972. Ang kanyang reverse. Ayan, 1972 piso. Isa sa mga famous na coin sa Pilipinas. Ito na yata pinaka-famous eh. Itong pisong 1972 eh. Mangyari nga kasi eh, marami po ang may hawak nito talaga. Hindi po nila alam kung magkano ang halaga talaga nito. Ayan po. Ayan po talaga ang kanyang halaga, 1972. 5 pesos to 50 pesos. Depende na lang po kung magkano nyo ibibigay yan. Kung gusto nyo pantaasan, bahala na kayo. Pero yung mga kolektor, ganyan lang nila bibili yan. Ayan po, 1972. 1 piso, Jose Rizal. The famous coins. Ganun ba yun? Palagay ko kasi, marami ang ginawa nito. Kung 100 milyon eh, ang Pilipino ngayon eh, 100 milyon. Magtitigi-tigisa na po ang mga Pilipino nito. Magkakahawak sila, tigi-tigisa. Pero sa tagal na rin ang panahon, eh, ang mga may hawak po nito, siyempre, hindi naman po tayo magtitigi-tigisa. Tsaka po itong coins na to, wala na pong nagmamanufacture nito. Kaya darating ang mga araw, tataas pa ang presyo nito. Pag marami naghanap, eh, depende po talaga yan. Pag marami naghahanap, tumataas ang presyo. Eh, ang kasi po ang ano natin ang mga coins po natin eh napakabata pa po. Konti pa lang po talaga ang mga nangongolekta ng mga pera. Nag-uumpisa pa lang po dumami. Ayun, lalo na ngayon millennial, marami na po magkaka-interest sa mga barya ng Pilipinas kasi sa ibang bansa po sa abroad talagang ultimo mamera, mataas ang presyo. Yung mga ano po, yung mayroong mga rare. Pero may mga transition, di naman po lahat eh rare yung matataas.
Meron yung nakatago. Depende po sa kanila kung magkano nila pinipresyon. Ginigrade po kasi ng ano yan, PCGS eh. Okay po. Hanggang simuli po. Maraming salamat po sa pananood. Yan po. Sana'y nakapagbigay po ako ng konting informasyon para sa piso Jose Rizal na ang kanyang halaga ay presyo ay 5 pesos to 50 pesos. Bahala na po kayo magtawaran. Kung gusto nyong itaas, hirit pa kayo. Ngayon po sa ating mga Pilipino, tawaran portion. Okay po, hanggang sa muli po. Bye for now. Don't forget to subscribe.